Okay, magampong ka na, Lord, nining kabuntago ng mong itugyan, ikaw yung ginong magpapamuha itong mga istorya sa mga nalusaka na mo, tabangi mong halagan ginong magpamulong, muhag yung tulong ang mabatbat sa akong bakbal, Lord God. This all we pray in Jesus' name, Amen. Okay, Mateo 18 verses 21 and 22. Okay? Anak, Bisaya, ibasa ni Dodo, pero ako basa sa English sa kaganahan ko sa English version. Mag-English-English, tapos yun na. Okay, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me? And I forgive him up to 7 times. Okay? Kapito ba? Si Jesus ngayon, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. May hana, no? O, kasi maglipong taha, 70 times 7. O, actually, ako, galipong po ko. Hala, 70 times 7. Oh, ala, dahil natin siya na-calculator. Calculator mo niya, may kapila na tapos sa ilaman, may. Okay, so, before that, mautana ko. O, oh, hindi ko kasagaran, buwali yun, bumupit ko pangutana. Nuwawat ako, tulbak gamay. Okay, so, hindi ko magwali, mautana yung guna. Okay, kinsa na to, tira, ayun ang kaulaw ha. Ayun yung kaulaw. Kaya ano, ang Ginoo nakakita sa iyong kasing-kasing. Okay? So, kinsang manatok diri ang naay kaaway? Hindi na lang kaaway, kay pragulaw kamay. Kinsang manatok karon ang naay ikalainan o buot? Na, alam mo po, sarapan si Ginoo kay wa. Alam mo? So, or hangtod karon murag karga-karga niya ang kabuot siya kasing-kasing towards sa iyahang mga ingson, ilapin na sa ingson sa pagtuo. Dili lang, kundi sa imong silingan. Pwede, di ba? Pwede maka mahimpos. Pwede mo mag-iaway sa imong silingan. Pwede kayo. Kinsa man na to karon ang naa, ay kaula sa pag-isa silang mga habot. Okay, salamat sa Ginoo kay Wa. Pero kakatawa si Eddie Herlo. Wala, nakita lang lang sa Herlo ba? Dito sa Ginoo ako. Di ba? Pwede mag naa kayo nakakabugat sa imuhang, dili lang sa imuhang pariente, dili lang yung silingan, pwede kauban yung trabaho. Pwede kayo. Kanya, mostly, rabag yun, huwag ganang nata, pundo, dito sa balay, kasagaran na itong ikabintil kay silingan. And, no? Okay, pero salamat si Ginoo kay White Isa sa kamot. Okay, so this morning, gusto na ko hisgutan ang forgiveness. Ang forgiveness pag yun is kinalisuran nato, ay for me, kinalisuran siya buhaton. Sa yun siya istoryahon, but for me, lisod yun siya buhaton. Okay? But this morning, atong hisgutan, actually, ang title sa akong mensahe is, wala akong dibutan ayos. Okay. Ang title sa akong mensahe is, forgiveness is possible. Okay? Possible ang forgiveness. Pero na ako ito, look up ito, akong ihatago na, para mahimo nga, forgiveness is possible. Actually, this is profound kayo, forgiveness is possible. Kunya, ang forgiveness is kabalo mo nga very sensitive siya kayo ng subject. Ganuman, halos or daghang mga tao, even hangtong karon gastruggle aning forgiveness. Tinood or tinood kayo? Di ba? Ako, ang punto, mag-struggle ka forgiveness. For me, mag-struggle.
Oh, I know ma, harap tao-tao na ako istorya ninyo. But before anak, nga ni Magod, ang forgiveness, even if usa ka ka diehard, take note, diehard Christian. Even until now, even pastors. And I know not one pastor na nag-struggle aning forgiveness. And I hope nga kitang tanan or kamu diha anak nalang, ako nagsabi mo ito. Okay. I hope nga kamu tanan diha wala ga-struggle aning forgiveness. And the bless po kayo sa usa sa ato ang praise and worship karon kay a pure heart, that's what I long for. Which is a pure heart, mo na gikinahanglan sa Ginoo. And you cannot have a pure heart if imong heart na ay kasuko. Na ay pain. Na ay grudges. Anak, dili mahimo pure imo kasing-kasing basta naa ana nya ato ang appreciation worship ni a pure heart is what God longs for, di ba? Okay, but ngani o nindot kayo di ay based on actually nadugot din ako sa science and research gamay sa internet social internet to na ana wa even ang akong topic research lang sa internet topic lang na siya sa may idea nagpasalamat ko sa Ginoo nga iya gihatag ni siya nga idea kini forgiveness nga topic so nga may tabo based sa science and I know makabalo ko ani based sa science ay okay when we forgive unsa man normal blood pressure. Oh, kanang mga gipang high blood diha. Kanang mga taas ang BP diha. Ang nakalindot when we forgive, nga niya, may tao na to, normal na tong blood pressure. Wala na tayo pungot. O itong kasing-kasing, relax kayo. Diba, ate Aida? Okay. Na ata, even science can explain if ato kasing-kasing limpyo, kukli, watay, ginahuna, naatay, normal blood pressure. Next. Okay. Good mental health. Sa tinuod lang, syempre, wakay na yung nahuna, wakay kasuko, yung nahuna, siguro isi ka tao. Good mental health. Makahuna-huna, paka o sakto. Next. Peace of mind. Yes, tinuod na kayo. And I know nga makarelate mo. Basta wakay, mga kasuko, guban pa, you will have a peace of mind. This is just based on the science ha. Di ko mo, wag ko kakita pa sa Bible o sa verse baka support ane, but in science, explain siya. Next, good, healthy heart. Oh, syempre, wakay, mga kapumot diha, itanuan. Imo kasing-kasing, relax kayo. Okay? So you will have a good and healthy heart. Next, anxiety-free. Okay? Next, unsa pa yun? Stress-free. Kasi daghan mo sa ganyang stress. Daghan yung ganyang stress. No? Bisa unsa na lang yun natong kastresan. Oh. Kanya sa labi na natin mga kapungot sa tumasing kasi na grabe ma-stress kita na. No? Ako, na-feel dyan ko na. Okay. So, nangyay ni siya. Ang Matthew nag-ingon nga kapito 70 times 7 na tumasay noon. So, kung pagpasabot nga, kinahanglan na ay numbers ang pagpasaylo na to. Ha? Maghihap-hihap ta? Kapila nila kung ipasaylo si Juan, ha? Kapila nila kung ipasaylo si Joy. Katulo na. Kaupat, kalima. O, magtali-tali, itahita. But, nga rin siya, o, ang Jewish prayer sa book of
Nakalimut sa Job or something. Nabasa na siya na po. Na ang mga Jewish people di ay parang tradisyon nila sa pinanaka katulong yun na sila ang pasahilo o ang pasahilo. O, katulong. And more than that, lahi nila. There's something na. But usang gingon sa Mateo? 70 times 7. Pilang na umi times? 490. That's 490. Miss Gaida, nakakalikyo na yun. So, kinahangang magtalita-lita kutubra sa 490. Joke. Dave na ang magpasabot sa ito. And now, 490. If imo lang explain, which is taas na siya, explain mo na di na siya nako tokiyon o taman. Kanang 490 sa explanation sa history, unlimited na siya. Wala siya ko, ay ibutang niya sa Matthew, which is tili ko mo discuss, kaya mong samot, kung kataas ako wali. O, masagaran na ba? Sige na pa inyo na ako masawa ka. Ikaw, di na mo wali, kaya taas, Jun. O, para tili mo taas, atong putlaw na to. Okay? So, ang gingon sa Ginoo is unlimited forgiveness. Okay? So, unlimited forgiveness. Okay. Okay. And as a Christian, remember this, as a Christian, we claim that we are a Christian, you claim that you are a Christian, you owe or we owe to forgive. Responsibility, so sa kakristohanon nga, magpasaylo. Okay, karon, usahay may ngunta sa tabang galingon. Kinalisuran yun siya pa sa ilong brad. Ay, lisun yun siya kay pa sa ilong. Grabe, yung ibuhang iyang itunog tulubat ako. Oh, galing yun. Grabe yung pampagdaon. Nako, murag parang nako. Baunon ako. Grabe, baunon yun. Ano na? Lisun yun kayo sa kukasing-kasing sa pagpasaylo niya. Usahin, murasun na tangana. Murasun tangana. Okay, tanawa ang Luke 17:1. Then he said to the disciples, "It is impossible that no offenses should come." Buod pa sa bon, imposible kayo sa sakatao, imposible kayo sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, nga walay mga offenses nga moabot ni buod pa sa bon. Maka-offend ka sa imong isig ka tao, ma-offend ka sa imong isig ka tao. Mauna sa ibutang dito nga, we should have an unlimited forgiveness. Pero mapamunta na karoon mo sa akin, yun man tao, usapon man pagpasaylo. Okay? Mauna nga, if na-offend ka, kung naka-offend po ka sa inyong isip ka tao, ato tanong Luke 17 verses 3 and 5, take heed to yourself, if your brother sins against you, rebuke. Kung nakasala ang imong igsoon, diha imong rebuke ka. Okay? Hinugduman na ito ha, atong rebukon, that is the word of God ha, dili na siya gigan ako. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. So kanunay ka pa nga yun, forgiveness, kanunay ka nga, muhatag o pagpasaylo. Okay? And the apostle said to the Lord, increase our faith. Gano na kayo yun, man ang apostle niya, Lord, patubunga or tagaig, patuog. O, patubunga. Kung nasayon ko sa kapamilya sa iya, masayon ko sa ito nag-increase. No? Increase our faith. Gano nga naman ang apostle. Kaya gano, ang apostle, they know na ang pagpasaylo is lison. Munang ingon ang apostol nga, Lord, increase our faith. Oh. Even the apostol, may ingon sila, even ang apostol, galison. Munang nangayin sila sa Ginoo nga, Lord, increase akong pagtuo. Ano?
Okay, ngayon din siya, even if you forgive, okay? Even if nakapasaylo na kasi mong isip ka tao, oh, I know nga, it will not change kung unsa tong nabuhat niya ni mo, di ba? Di ba? Di mo tanta, di gamagamaan ang istorya niya. Di naman na natunusap. Nadungog, nabuhat na lang niya ni mo. Or like for example, gipasakitan ka, napunog ka, napiang ka, nabaling imong bukog. Dili naman ang maka-change ang imuhang forgiveness, ang imuhang pagpasaylo sa imuhang sigkatao, dili na lang maka-change. But remember, it may change your future. Tinod? It may change your future. Okay. So, how possible forgiveness is? Okay? So, unsa o how possible man ang forgiveness? Tulo ka punto ra ko gihatag, which is, this is a biblical base, points. Forgiveness is possible when we pray for them. Okay? So, possible kayo ang forgiveness when we pray. When we pray for them. Kinsa na to man na nag-ampo sa ilang kaaway. Yes, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ng kaida ni Ate Jeanette. Salamat silang kinabuhi na nag-ampo sila silang kaaway. Kinsa pa? Salamat yung yapon sa Ginoo. Ay, sa Kuya Nilo. Salamat sa Ginoo na nag-ampo kaaway. Kaya gamay tulo na sila nag-wan. Pero salamat sa Ginoo kay grabe sila ka-alis. Amin ako ni Pastor yung istorya sila. Okay, so, nag-ampo ta, which is, usay ko kayo na ba? Ay, kasayon sa pag-ampo, sino pa? Huwag ko lang, may pag-ampo. Kasagaran po mga tao, ay mong ingon man, ah, dali na kayo pag-ampo eh. Hindi mong kaaway. Daghan po tao nga, ga-ampo po sila kaaway man. Motor, mana? Daghan, even na Christian, ga-ampo sila kaaway. Tinood, kisay ko, agree na ko, managhan mga even na Christian, gaampo sila kaway. Kisa yung problema ko, palihog sa kasi niya pamuot. Pwede sa kanya mo. Okay, salamat. Okay. Nandiyan siya. Ang un-Christian, dagat gaampo ay. Yung siya lang, ano yung dapat gaampo? Unta, badan, baka. Unta, unta, piang ka, unta, mahagbong, ganyan. Ano? Nagkakayo gaampo. Mag-ampo pag yun. Matay, unta ka. Ano? Nagahan tayo, mga tao, mag-ampo, even non-Christian. Pero sayot lang ilang mag-ampo. Ano? Okay, so, ang ingon nila sa Luke 6:28-29. Ako, so ito yung mag-type na mo ang verse kay. Pwede lang mo mag-open-open sa Bible na. Nakitang tanan, makapasa lang yun. Bless those who curse you. Okay? Pray for those who hurt you. Word of God says, pray for them. Iampo ang tanang nakasakit di mo. Iampo ha? Dili to. Madagbak ko na magunahan. Dili na mao ha? Ato, iampo ang nakapasakit na to. 29. If someone slaps you on one cheek, that's grabe. Isang baka, offer the other cheek. Ano ha? Bisag pa kasi mong right, i-offer mo ang left, kapilar ko sa anak. Okay? So, if someone demands your coat, offer your shirt also. Kanay, maghukas yun ka. I-offer man, kung ka-jacket ka, ga-t-shirt ka, iyahak, itiman yung jacket, karon ihatag yung t-shirt na pin. Grabe no? Nga na na siya, example na. Depende ninyo, inyo na buhat to. Bahala. Pero gin-example na siya sa Ginoo. Nga na ang pagpasaylo sa atong isig ka tao. And we need to pray. Okay. Dili ha, dili mag-pray sa ilang kadawta. Kundi, we need to pray sa ilahang success. Okay, usahay makalimtan na ito. Kinsa yung nakahinomdoman ang prayer of the Lord? Kinasikatan ganyan sa
anak. Our Father, kasi nakasagot. Who art in heaven. Okay. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Ayaw kalimot nga, nalang magpasaylo. Na ngayong magpasaylo sa Ginoo, ba, wah, gali ka kapasaylo sa iyong isig katao. You ask for forgiveness sa Ginoo, but then, imong brothers and sisters, silingan relative si gagaw, uban pang ikatangi ka, away ni mo. Wah ni mo pasaylo, but then you ask for the for your forgiveness kung sin na to sa Ginoo. Remember, usahay makalimutan ano to. Usahay mura lang siya o prayer. Pero sa pinunap, when we think of that prayer, grabe na siya ka, guide, grabe na siya o mensahe nga mag-remind sa to. Actually, that is a kanang complete prayer. Muna siya nga, himo na siya mag-guide, hindi man sa kainon nga. If we pray, maod yun na ato ang murag kanang ibuhat sa uban pa nga, gapog yun sila, maog yun ilayang po, walay sumpay. Masahay, murag i-memorize na lang yun. Okay. Murag i-memorize na lang yun, our Father, blah, 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 ito, mahuman, pero wag kasabot ang sa kailang iyayaw. But then, hindi na itong tamutapin ka na tayo. Okay. So, in Colossians, nga nini siya, in Colossians chapter 3, verse 13, yun niya, make allowance for each other's faults. Okay? And forgive anyone who offends you. Na-offend kasi mong igsoon, labi na niya sa igsoon sa iyong pagtuo, remember the Lord forgive you, so you must forgive others. Di pasaylo, gani ka sa Ginoo, but you cannot forgive others. Kana ba usay makain ka to gingon gani na lagi niya lisura gyud niya pasaylo, ay grabe gyud ka sakit, grabe ka nako kayo yung ibuhat nako. But the word of God says, you must forgive others as God forgive you. Okay? So, ikaduhang punto. Forgiveness is possible when we decide to forgive. Kaya no, kung dili na mo decide nga ito sa pasayo, kung hindi mo yung nakapasayo. Tinood na. Ang forgiveness yun is possible kung mo decision ka nga imo siya pasayo. Amen. Okay? Kasi na kinandong sa story ni Joseph. Dito kayo, dili Joseph nga, kuhan na, pagpumangon, ito yung lo. Si Joseph nga sa Bible, katong yung taong gibaligya. Gibaligya, murag, kung ako masayap, gihulog pa to sa katubay tubig nga atabay. And then, gibaligya pa yun sa human traffickers. And then, abot sa palasyo, and then, ang anana. Kung nakainundong mo to, mas mo imagine, grabe to, forgiveness. Grabe yun na, in-experience ba yan, amo ko nope, sa yung sitwasyon. Gibaligya mo, gihulo pe, okay raw. Like tao, gahimo ni Wana, family, pagyunin mo, di ba? Pero kung sa ipot ni Joseph, grabe yung forgiveness niya ni Himo. Kaysa dihang niya po ng kagutom, huwag ko masayo, correct me if I'm wrong. Niya po ng kagutom, dihang iyang mga ikson sa ibuhan. Iyang ipapami, itagan. In fact, iyang pag-yutong kanang sa tuingan, sa place nga, katong grabe ka-abundance sa pagkaon. Nalimot ko sa basta, abundant ka ng dagang supply sa pagkaon. Dito pa yun niya gibutan niya yung soon. Imagine, kung kita pa ito, ah, grabe, inaon dyan na ito, baligyan, kinikunin mo. Ana, dudurol ka na ako karon. O, dudurol ka na ako karon, kaya kanisod na ka. Ana, sumana man ito, usahin kita sa ito. Well, usahay na, yun na ito, eh, human as we are. But, muna, nga, ang Ginoo kanon, nag-remind nyo siya, pulo, we need to forgive. Oh, ang story ni Joseph, dili po juicy na joy. Teka, juicy pa nila ito. Okay, ba't ito nga isi si Juan Joy?
Kung Joseph ba si kapumbana na rin. Anak, ang story ni Joseph, moto siya, grabe. Even ang story ni David, kato si Saul, kapaksyon na siya, grabe. Soldier, imagine siya na usa, then 300 elite soldier, pag yun, din yung labasta-basta ng mga soldier. Anak, pero ipasailong niya po niya, grabe niya ang story. Then kung makakuha kayo sa story ni David na kayo taas na. But gana ang forgiveness, example yung dapat na Joseph King. Nindot siya especially sa kanakto-akto sa itong ginabuhi ni tao. Kanapang ako nakabuha ko dautan sa kong iksoon niya karoon, ignawin ko kita sa time yung doon ko. Doon ka karoon, kaya nanginahanglan ako. Sa time nga kuhan, himura kong ibaligya, himura kong ipasakitan. Ano? No? Okay. So, moto, remember, forgiveness is possible when we decide to forgive. Kinahanglan mo dugta, makamatas, kamaturan yun. Kinahanglan mo makamatas, kamaturan nga, we are not deserving na magkinabuhi yung mabuhi ang kalibutan na upan ang first prime. Yes? With grudges. Dili na deserving na mabuhi ang inyong kalibutan. Bidat nga, mabuhi ka sa kalibutan nga watay peace. You are not deserving, especially when you are a Christian, you are not deserving nga mabuhi ka, anak. Mabuhi ka nga, kanakita, feeling na ito, gamay naman kayo kalibutan, no? Kaya nga, no? O tuwa sa merkado, yung mong kaway, di ba ka busun merkado? Mausun, mong merkado, kita, mong ganyan now. No? What a small word kayo ni mo. Kaya no, ibutang na korunte. Sa tanang anhangan mo, tuway mo kaaway. Kanagat ka kaaway. Gawin na kang lugar man, tuwan. Or makaha, gatang po mo. Siyempre, di yung ganun tanaw ni ka. Nanda po ni mo na. Kanunay na ito naman. So, experience na ito ba? Na natin mga kasukot dito sa katumasig-asig. Okay. But God wants us to move towards reconciliation. God wants us to move towards reconciliation. Pagpasig-ulit sa atong isig kataw and towards forgiveness. Ano'y gusto si Ginoo sa itong inamoy? We need to God wants us to move forward sa pagpasig-uli and forgiveness. Amen. Atong tanang, ang Romans 3, ano ba naman eh? Romans, atika kayo, ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Okay. Romans 12:20, ingon niya. Instead, if your enemies are hungry, that's grabe, oh. Gigutong imuhang kaaway, imo pag yung makanon. Kisa yung makahimu ka na. Hindi ka na ito makahimu. Huwag ganit ko nung tagay, bahaw na tayo ko. Ano na? But ingon ang word of God, if gigutong pakana, if they are, giuhaw sila, give them something to drink. Oh, kung mangayo sila ang kupra, ito si Ayan, hindi ka na. In doing this, dahil na mayinuhaw mo yan. Dahil nakatungo ko, reskinin ako bang, ukiuhaw, kulapo. Listen, pagkakitahin mo, natin kulapo, no? Okay, in doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Kinsa, pwede maulaw natin. Oh. Gibuhat-buhat ang istorya, gidaot-daot ang kaniya. Batin sa time na siya, gigutom siya, gigutom ni mo, imo siya gipakaon. Pagdoon niya ni mo, gihaw siya, imo siya gipainom. Dili lang yung tubig, apilang pagkuk. Anak, no? Bungtaw, pag yun, gipalitan, pag yun yung eyes. Anak, no? Kinsa mo na ganyan, this word of God niya, kinsa may dili maulaw, anak. No? But, remember this, ayan na siya buhata for para pagpaginambol. But, gi-example na siya, nga nga lang ta magpasaylo. Even if, gipasakitan ta, but then, sa atong pagpasaylo, atong siya pakanon, atong siya painon kung iuhaw siya. Okay? So, muna siya. Atong inumduman nga, ang forgiveness is not a feeling. Dili siya feeling. Dili siya emotion.
Kay kung gamiton ra nimo imuhang kasing-kasi, ma-fail yung God. Tinod. Kay ano man, may hinduman pag yun nimo itong mga kasakit, eh, mo, iyatan niya nimo. May hinduman yun na nimo. Kung heart imong gamiton, mapakyas ka sa pagpasailo niya. May hinduman kung yun na nimo. Ang iyang mga kasakit imong na experience niya. Muna nga, forgiveness is not a feeling, but a decision. Decision, yun na siya. Kung piliyon mo nga dito, magpasayo, then you decide not to forgive me. Okay, magpahala na ka. The word of God says, forgive those na naka-offend mo. Okay. Number three, forgiveness is possible if, that's kani, grabe ni siya ka-challenging. Okay. Forgiveness is possible if you change the way you remember it. Okay? Sumpay ngayon sa ikaduha. You decide to forgive, pero di ba maka-forget? Okay? Kasi nakatukaw ganyan yung story, panuntihon nga. Forgive and forget. Siya nakatukaw ka na. Kadukaw ka ba na? No. Kinsa'y nakabuhat ka na? Kinsa'y nakabuhat? Wala. Sumali. Pasabot ba ang kahilom sa yes? Or sa no? Yes. No? Usual ba na kaya ang hilom means yes? Tinood lang po, even ako. You can forgive, but you cannot forget. Ano man makalimot, magyudeng ka, ikan gano'n. Muna nga, possible ang forgiveness if you change the way nga imo ginumduman katong iyang buwan mo. Okay. Ano ni siya? Forgiveness sa Greek. Muna siya, in Greek, ako yun na siya i-search sa internet. Okay, unsa sa Greek ang forgiveness. Forgiveness in Greek is to set free. Okay? Set free. Imong palayaon. Okay? To let it go. Imong mogyapon. I-release. I-discharge nimo. Muna siya ang forgiveness. Ako na siya i-discharge sa internet. Okay. So, okay. Sa Ephesians chapter 4 verses 31 and 32, dagingon yun. Get rid of all the bitterness. So tanang gihuna-huna, tanang bitterness, tanang kapait. That's grabe kapait ganito. Ang tanang kapait nga gibati og naa sa imong kasing-kasing. Get rid of all lahat, dili lang partial, dili lang initial, dili lang 1/4, 1/2, 3/4, but all the bitterness, rage, anger, tanang kasuko, ha? Tanang po na siya, ha? Harsh words and slander as well as all types of evil behavior, rather. Instead, be kind to each other. Be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Mogi na to inang duman. Forgiving one another yung anuman. Because God already forgiven your sins and forgiven you. Mona siya. Okay? For me, it's not worthy. Kani, grabe magod siya. Actually, kani siya minsahe, may kuko kayo. And then, even naka-realize ko nga katong if balikan na to tong verse katong ito muhatan ka distance lagi ni siya, like for example, ako, yun yung mga balag-asawa, mga away-away. Okay, ang ingon dito is, muhatag tag-alawans.
Watang tag-allowance. Huwag masapot nga tasan pag yun rin nato ang atong pagpasensya. Dili lang na sa panag-asawa. Okay, tara. Make allowance for each other's faults. Kung nasayob siya, kung nasayob imong ilabit na si imong kauban sa pagtuong, make allowance. Okay? Make allowance, tas ay imong pasensya. Oh, kung nayubos ka sa imong exhaust, sa imong pagtuo, or even sa imong family, sa imong bana, sa imong asawa, make allowance. Grabe na siya, kayo bubukuan na. Kayo siya, magpagpasensya sa itong asawa. Ano? Labi na gigapoy na. No, but the word of God says, make allowance. Stand siya, lumay. Oh, hatang pasensya. Oh, kaya ang tanang tao, ito balikong tong galina nga, ang tanang yung ang tanan sa itong ginabuhi na agyoy offenses. Okay? So, di na ito kalimitan. Okay. So, muna nga, atong inutuman lang ang si Paris. Ang Ephesians nagtundo na itong atong wanong tanan and we need to release it, we need to discharge everything nga naa sa atong kasing-kasing so that we can change. Ngani maguni siya. Karon, if makahinumdum magyun ka, nagpasayunong ka, pero makahinumdum kasi ang gibuhat. Nga gibuhat niya ni mo. Change the way you remember. Ipasakitan ko niya pat salamat sa Ginoo. Kay tungod sa iyong pagpasakit, na ako'y nakatunan sa iyang pagpasakit. And marimind ka sa Ginoo, marimind ka sa Word of God nga naay Ginoo nga mo comfort nimo, naay Ginoo nga dili mo biyang yung whatever circumstance, whatever problema, whatever offense nga na-offend ka niya. Change the way you remember it. Kaya kumingon ka, kita ipasakitan ka, hindi mo iwan ka niya yung istorya. If that way ra ka maguna-una, kanunay, dyan ka nga masakitan. So, if you will not change the way nga nahinduman ko siya, nanini siya, kinsa na isaman na to? Oh, goodness, grabe si Joy, ako, na ako isaman sa kundi, hindi ko kalakaw kayo. Ako po, na ako isaman, actually, ako niya akong saman, dyan eh. Ano, nakarasa siya niya. Murag, na ako siguro na tanan sa man na. Murag, murag si Brito, mga isaman, I don't know. Pero mostly na, kita isaman. And tanan woods, na ang story. Di ba? Lagi na siya story, oy. Masamat, parikano na story. Oh, gahiwa na lang, sa inyo ang iluto, kapagkaon. Oh, story na lang siya. Gahiwa ko, nasaman ko. I don't know. Masimbal kayo, pero kanina akong saman. Elementary ko rin, grade 3 or something, ano. Ano yung pag mo pusil-pusil ba? Kaya gabi ito, loob ka ng kanang paluwa sa sabing nito. Oh, mo pusil-pusil. So, diretsuhan. So, na, muna siya story sa kong wood. And this wood, kanisa una, nga wood, usan siya nakapastop na kung doing something. Oh, parang ano eh? Ako ang ginay, ako ang mga silingan ng mga kauban bata. Gusto makiduwan ako. Di ko kaduwa kay ano. Ako sa man, ringan ko. Di sa ko kaduwa ron, di sa ko kagawas. Di ko pagawas ni mama, kaya ako sa man. But then, kami, wala mo today, wala may lugo. Ayun na, di mo na scar. Even ang saman ni Joy, that's gabi, example lang, you know? Ang saman ni Joy, mabot ang tayo ng muhil. Wala pa man totalina, wala pa man totalinahin. Pero mabot ang tayo, nga totally mahil ang saman ni Joy. Amen. And mabot ang tayo makakita sa siyang saman, makaremind siya sa unsa kapait niyang giaguman, grabe giaguman. Murag nakasaan. No, iyang na-experience, anak. Grabe kapait iyang na-experience kana nga saman. O, sa time, from time to time, maayo na na Joy, makalakaw na kaayong yun. Kayong nga, sus, grabe niya saman. It reminds, no? Even si Jesus Christ, not is a man si Jesus Christ, as a man. Siya kapot, no? Siya tiil, huwag ka itong dinugsak na rin, huwag ka na sa'yo tiilin. Oh. Na is a man. No? Kunya, pag ikatulong adlaw, nabanhaw, o ang saman, nahipo na lang, scar. No? Nahipo, wala na, wala, di na makita ni mong saman, di na makita ni mong dugo, kung nasa niyang pad. No?
Okay. Atong tanaw sa verse sa John 20:24. Okay. One of the 12 disciples, Thomas, was not with the other when Jesus came. They told him, "We have seen the Lord." Sa ikatulong adlaw, bihaya mga disipulo na pakita si Jesus on one niya si Thomas absent. Absent. Grabe, Junay. Nagan, Junay, nagmamiss no kung maka-absent. Parangat ko na ang absent ako sa kanamingko. Nagan, nagmamiss. Kung lang kita maka-absent ako, kaya ng absent ko. No? Nagan, nagmamiss. Moto siya, ginga nila. Ginga na si Thomas. We have seen the Lord, nakita na ko ang Ginoo. But he replied, "I won't believe it unless I see the nail wounds in my hands." Di ko motuo kung di ako makita ang mga saman na nasa kamot ni Jesus. Put my fingers into them, katong dire, gusto niya mahikap. O ang kilid. And place my hand into the wounds in his side. Gusto niya mahikap tong saman sa Ginoo. At tong maging siya motuo. So 8 days later, the disciples were together again. So nagpulong niya po, nakayusan niya po ng mga disipulo. And then, this time, Thomas was with them. So present na si Thomas. Wala kong absent. And Jesus, okay, the door were locked, but suddenly as before, Jesus was standing among them, miingon, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands." Oh, ibutang imong tudlo or tanawa akong kamot. "Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer, but believe." So mana na siya, daghan mang kausap at nga wound ang ibati imo sa iyong kasing-kasing karon. Kung sa mga ngawon, muabot o muabot ang panahon nga, mahimo na lang ng scar. And that scar, scar nga ng piglat ba? Nga ng, wala? Uwat. Uwat sa tuwa. O ka na, mauwat ka na, a scar nga na si mong kasing-kasing, naa ka story to tell. Na, pasakitan ko sa anggaw. Baka remember, katumbang, katong a scar, imo na lang to siyang pass. Muna siya nga, ayaw puyo sa imuhang pass. Puyo sa imuhang future. Okay, so ito yung duman. Wait na ko. Sorry, taas na. Okay, so, nasamdan mo niya dumi. Nasamdan makakaroon mga iksoon. Kanang yung saban, mahimo na ng scar, and then that scar, mahimo na siyang piglat, and you can tell the story nga lang na piglat. And then, mga iksoon, as conclusion, forgiveness is possible. Inumdumi, forgiveness is possible when you pray for them. Ayaw kalindi, atong iyan po sila. Decision ni, decide yun, ngayon mo siyang pasailoon. And change the way you remember sa kasakit, ngayon mong gibati niya. And learn and understand that through His grace, through God's grace, and mercy, He has forgiven you as well. I can forgive because God has forgiven me. Release it and release the pain in your heart. Salamat sa Ginoo. Dalay ko siya ang inyong kabuktangon. Lord, ikaw Ginoo, magpapuhat Ginoo sa panagusaka na mo among tanang grudges nga pain. Gipamati nga kabuhat sa mukasing-kasing Lord God, tabangin mi nga ma-release na and we can forgive others nga naka-offend na mo, nakasalakan na mo. Lord, help us nga kani gayon na mo ang ma-release o makahatag mi forgiveness niya as ikaw nagpasaylong ka na mo. Lord, tabangin mi. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen.